Hindi mangingimi ang pamahalaan na papanagutin ng Amerika kaugnay sa pinsalang idinulot ng pagsadsad ng American warship na USS Guardian sa Tubataha Reef. Humingi naman ang paumanhin ng US Embassy kaugnay sa aberya. Balitang hatid ni June Veneracion. Sa videong ito na eksklusibong nakuha ng GMA News, makikita ang unang araw na pag-responde ng Philippine Navy sa Tubataha Reef nang sumadsad dito ang USS Guardian noong January 17. Kinabukasan, nadagdagan na ang mga rumorondang barko sa Tubataha, kabilang ang mga ipinadala na rin ng US Navy. Sa araw na ito, kapansin-pansin na ang malakas na hampas ng mga alon sa barko. Sa aerial video naman ito, makikita kung paanong nananatiling paralel ang US Guardian sa Tubataha Reef. Makikita rin mula sa impapawid ang mga bahura. Ito ang bahaging mas mapusyaw ang kulay kumpara sa natural na kulay ng dagat. Dahil ang pagsalba sa mga coral ang prioridad ng ating gobyerno, sinukat na ng ilang maninisid ng Philippine Coast Guard ang posibleng lawak ng pinsala sa mga bahura. Sa paunang taya, nasa 1,000 metro kwadrado na ang lawak ng damaged corals at pinangangabahang ilalaki pa. Sa ngayon, hindi pa rin maisapinal kung alin sa tatlong posibleng solusyong pinag-aaralan ng US Navy ang ikakasa para sa salvage operation. Bukod sa simpleng paghila, o di kaya pag-angat sa barkong pandigma gamit ang isang crane na nakalagay sa mas malaking barko, pwede rin daw katayin o pagpirapirasuhin lamang ang barko habang nakasampa pa sa coral reef. Kung ano man ang piliin nila, kung ano man ang gawin nila, ang bottom line is hindi na makasira dun sa coral reef. The US Navy side is refining its salvage plans. No, they're doing some preparations for USS Guardian in terms of defueling and getting rid of some other materials inside the ship. Pinapaubayan na po namin sa kanila. We trust they know what they're doing. Itinanggi naman ng palasyo na nangingimi itong pagmultahin ng Amerika. Sabay sabing, DFA na raw ang bahala makipag-usap kaugnay ng issue. Before discussing anything else, we have to ensure that we cause minimal damage to the reef itself. Sa kanyang Twitter account, humingi ng paumanhin si US Embassy Deputy Chief of Mission, Brian Goldbeck, sa pagsadsad ng kanilang barkong pandigma sa Tubataha Reef na isang UNESCO World Heritage Site. Mula sa Puerto Princesa, Palawan, June Veneracion, GMA News.